May napanood tayong video ng isang musikero na umakyat sa Buscalan at naabutan niya si Apo Wangud na katatapos lamang magtatu. At ito ang nadatnan niya. Natutuwa ako na naiiyak ako na ewan. Naawa ko kay Apo Wangud. Sakit na po yung likod mo? Oo. Sakit na. Sabas na. Sakit panoorin namin si Apo Wangud after nyo magpatato, nililigpit yung mga basura nyo. Masakit pa yung nakita ko kaysa sa magpatato siguro, no? Oo, amin, nagre-reklamo si Apo Wangud. Yung mga basura nyo iligpit nyo, amin. Pagkatapos nyo magpatato dun, huwag nyo iwan dun kay Apo Wangud. Tapon nyo sa basurahan. Mga kapatid, malaking topic ito sa mga kapwa umaakyat at aakyat pa lamang sa Buscalan. Na huwag na nating iakyat ang ating kasalaulaan sa yama ng kalikasan at kalinangan ng Buscalan. Iakyat natin sa Buscalan ang ating pag-ibig, ang ating pananabik sa kultura at sining nila. Pero huwag na huwag nating iakyat ang ating pagiging balahura. Imagine ninyo na lamang si Apo Wangud, nag-iisa at natatanging apo na tinitingala hindi lamang dito sa ating bayan, kundi maging sa ibang bansa. Napakatanda na, nagbabato o nagtatato ng buong araw para lamang lahat ay mapagbigyan, para lamang lahat ay mapasaya. Pero sa huli pala, siya pa rin pala ang magliligpit ng iiwan yung mga basura. Kapatid, hindi lamang sa Buscalan, maging sa lahat ng magaganda at makakalikasan na lugar na inyong pupuntahan, ay piliin niyong maging responsable. Napasaya na nga kayo ng lugar na pinuntahan niyo. Utang niyo na nga sa lugar na iyon ang pambihirang karanasan at alaala. Babalahurain niyo pa ba? Kapatid, sa kahit anumang lugar na pipiliin niyong mapunta, mag-iwan tayo ng masasaya at hindi makakalimutang mga alaala. Pero wag na wag kayong mag-iwan ng kadugyutan at mga basura.